magpinsan sa San Juan Abra, sugatan matapos pagtulungang gulpihin ng grupo ng kanilang kaklase. Narito ang report. Makikita sa videong ito ang pag-awat sa dalawang estudyanteng nagkagirian sa gilid ng kalsada malapit sa kanilang paaralan sa San Juan Abra. Ilang sandali lang, sinunggaban ng suntok ng nakaputing estudyante ang isa pang estudyante sa kanyang harap. Napahiga ang biktima at dito na siya pinagtulungang gulpihin. Nabugbog din ang pinsan ng biktima na aawat sana sa gulo. Nakilala ang magpinsan na sina Rolando Rabe at Wency Doliete, parehong edad 21 at grade 12 student. Habang ang suspect ay kaklase nilang si J. Flor Bosque, 18 anyos, kasama ang kanyang kuya at iba pang mga kaibigan. Nagtamo ng ilang galos sa katawan at black eye ang mga biktima. Habang naghihintay raw sila ng tricycle ay lumapit at naghamon si Bosque. Karite na kay Jayen. Then papapilit kumot sir no, inya ti basol ko. Ita mo di video sir nga bagbagak nga inya ti basol ko, inya ti basol ko. Aw mo tamok sir nga basol ko sir. Mm. Ayay lang sir, aw mo tamok. The battery riyo di unik ti school before the incident? Awan sir. Depensa ni Bosque. Si Rabe o Mano ang unang naghamon sa loob ng paaralan. Nagbagbag ni Wency. Nagkabil ka. Kanya din nagbabasulak kanyang burong anak kanya na sir. Sir, tinagbarak sir. So mga nadanog ni... Iniimbestigan na ng pulisya ang insidente. Ngunit, inirekomenda na ng principal na tanggalin bilang estudyante si Bosque. Hindi raw ito ang unang beses na madawit siya sa gulo. My decision is exclusion. Why? Because this might be a threat to the whole studentry if I still welcome this perpetrator. Desidido ang pamilya ng biktima na sampahan ng reklamo ang mga suspect. Then we already prepared all the documents, necessary documents for filing of the case. But the victim and then yung sa suspect is yung pamilya nila, nag-usap sila na anuin muna sa barangay. CJ Torida, 1 North Central Luzon.